dalawang magkaibang kinatatayuan sa buhay. Dalawang magkaibang kwento ng pamumuhay. Kaya bang tumbasan ng salapi ang magandang kalusugan? O kaya bang maging protektado kahit sa oras ng kahirapan? Tumaya natin sa Unos, kwento ng mga tunay na buhay. Ang mga sakuna ay nangyayari sa buong mundo. Maaari ni apektuhan ang mga tao at ang lugar kung saan sila nakatira. Ngunit, kahit na ang mga sakuna ay gawa ng kalikasan at wala tayong magagawa upang ilan ito, sa pagiging bukas ng isipan sa mga ganitong sakuna, nagpasanda tayo kung ang mga sakuna man ay dumating. Kaya naman, tara na tunghayan natin ang kwento ng isang lalaki na tiyanan ang bawat puno sa ating mundo kahit lugmok siya sa kahirapan. Kwento ng Ordinaryong Pamilya. Ngayon, papasok kami kay Kuya Alex na bahay at titingnan natin kung anong meron sa kanila. Ang Pilipinas ay binibisita ng humigit-kumulang 20 bagyo kada taon. Kung kaya't ang mga ordinaryong Pilipinong naapektuhan ay nahihirapang bumangon matapos ang mga ito. Ito si Alex, isang simpleng garbage collector street sweeper sa Pasay, na matiyagang nagtatrabaho kahit na siya ay may iniipagsanan. Hindi na siya nakakapaglakad ng maayos. Sinumin siya tungkol sa ating kapaligiran at ang tinatagong panganib nito sa lahat. Ano po yung mga problema na nakikita ninyo sa kapaligiran? Problema niya mo, ganyan. Ni. Apo, marami po. Kailan lang yung change. Apo. Yung sa basura naman yan, kailan naka-nagay siya na lagyan. Apo. Ngayon, pag daling ng draw, tsaka ilalawat siya. Pukoy ng truck niyan. Opo. Kumapang nga po ba dito? Oo. Oh. Ay, hindi naman. Hindi mo na marito pag kumulan. So, never po ano, hindi po dumating sa punto na pumakusurok ng bahay po? Naapektuhan na po ba yung bahay niyo po ng mga sakuna po? Kamarit na hapo, kaya ako yung mga po. Ilan po kayo sa pamilya? Isang pamilya lang. Isang pamilya lang po. Ilan po yung mga anak? Yung mga anak din? Mali siya. Isa lang po. Ngayon dito. Ako. Saan ko nag-aaral? Hindi pa siya nag-aaral. Ngayon sa ngayon, pinag-aaral ko pa siya ng pera. Nag-aipon ako para makapating kwelaan. Anong isa mo ngayon? Ang jambila. Ah, okay po. Ilang taon na po kayo? 47. 47 po. Yung asawa niya po, ilan? 45. 45. Tapos po yung anak niya, pabanda po po? 18. Ah, 18 po. Nakapagtapos po ba kayo sa kolehiyo po? High school po? Yeah. Ano po yung trabaho niyo po ngayon? Nag-aako, nagbawali. Nagbawali sa buhay dito po. Magkano po yung kinikita ng buong pamilya niyo? Sinasama ko, kinikita ng 1.5 po. Basta sa doon po, sa pera na po yun, nakakapagbayad naman po kayo ng mga bayarin. Doon na po sa tubig, mga ganito. Sa inyo po ba yung lugar na to or rumirenta po kayo? Rumirenta lang. Magkano po yung renta niyo po? 1.5 na po.
kumakain na lang po kayo ng tatlong beses. May mga gadget o appliances po bang rin na ginanap dito? Electric fan lang. Electric fan lang po. At saka ilaw. Ilaw. Sa pagluluto po, wala na lang po na wala. Wala na. Meron po ba kayong mga utang na kailangan bayaran? Meron. Tagal sa bahay. Sumasali po ba kayo sa mga gawain sa komunidad na tumutulong sa kalikasan? Hindi naman po. Pero naging isang po kayo doon? Meron po ba kayong mga first aid kit tungkol po sa kasakaling magkaroon po ng emergency? Meron. Meron naman po. Ano po yun? Yung katulad yung sa katulad yung bayan siya, hindi sa barangay. Oo, sa barangay po. Alam niyo po ba kung ano yung mga pwedeng tawagan pag may emergency po? Yung number na nandun po sa kapitan namin. Sa kapitan po. Tinuturo niyo po ba sa anak niyo po kung ano yung dapat gawin kung maaari may emergency po? Kung nga po magka-emergency po dito, alam niyo po ba kung saan yung pinakamalapit na evacuation center? Dito po may... Dito may... Dito may bahay kanina. Oo po, so bahay kanina po? Oo. Hindi naging hadlang kay Alex ang kanyang kapansan upang itaguyod ang kanyang pamilya. Ginamit niya ito bilang isang ton kung bakit dapat siya ay mas porsigidong magtrabaho para sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, para sa kanyang ordinaryong pamilya. Sa mundo kung saan ito ay sadyang maliit, maraming tao tayong makakasalamuha at makikilala. Naninirahan sa Antipolo ngunit nakahanap ng trabaho sa Mapua Institute of Technology, Intramuros. Siya si Aurelio Aklan. Nakausap siya ng aming grupo sa pagkakataong hindi sinasadya. Ngayon makikita ninyo ang maikling pakikipag-usap ng isa sa aming membro, kay Mr. Aklan. Disaster ng mga nararanasan natin dito sa ating pangaral buhay. At ito po ang una namin tanong. Ano po mga problemang pangkapaligiran ang nakikita niyo po sa inyong kapaligiran? Ano po ba mga ginagawa niyo po para masolusyon yung mga nararanasan niyo? Mostly kasi ang lahat ng problema natin, ang magagaling una-una, bigyan natin yung kasuro natin. Yung environment, yung masyadong wala tayong kapangalagaan sa environment natin, sa ating kapaligiran. Kaya nagkakaroon ng disaster. Iyon ba naman, disaster eh, natural, di ba? Na hindi natin maiwasan, katulad ng bagyo, lindol, yun hindi natin maiwasan. Yung sa pamilya niyo po, may naranasan na po ba kayong disaster po? Simula na... ako na ano naging ganito, wala naman ako naranasan ng disaster. Matanong lang po, ilan po kayo sa inyong pamilya? Right now, ang aking kasama sa bahay, yung aking 1, 2, 3, bali lima kami. Ilan taon na po kayo? 71 na ako. Ano po ang natapos niyo po sa pag-aaral? Hindi ako graduate pero I take architecture before. Hindi lang ang pag-graduate, undergraduate. So ngayon po, ano po yung ginagawa niyo pong trabaho dito po sa... Right now, dito sa Mapua, meron kaming nakuhang contract dito. Rehabilitation ng mga fume hood dito sa laboratory. Tatanungin ka lang po yung sa aspeto naman po na yung personal. May kotse po ba kayo? Wala. Yung tinitirahan niyo po ba? Renta po ba? Hindi. Hindi po. Sa inyo po yun. Ano po yung mga gadget o appliances na ginagamit niyo po sa inyong tahanan?
meron kaming ano, meron kaming laptop, meron kaming complete gadget ng mga bata. Alam yung ano, yung sa tinitirahan niyo po, may mga fire exits po ba sakaling? Hindi, kasi old model yung mga bahay na ano ko yun eh, mga inherit yun eh. Kaya right now, medyo dinedevelop pa lang, pero wala yung mga fire escape, mga sprinkler. Saka ano po, hindi po talaga na ano po ng mga... Oh, hindi well planned katulad ng mga... Tsaka hindi sa Antipolo, I'm now living in Antipolo. Ah, Antipolo. Medyo safety sa mga ano yan eh. Mataas ang area na ano. So wala naman po mga lands at yun? Ah, wala naman. Wala po. Safe po. So, sa bahay niyo po, siyempre po hindi naman po may iwasan yung mga disaster po. Hindi, meron lang kami medicine cabin. Sa kalagitnaan ng aming interview, dumating ang kanyang boss, si Engineer Wilson. May evacuation plan po ba kayo ng family? Ah, wala kami ganun. Kami, actually, sa mga government evacuation center na, in case ah. Pero hindi kami nakakaranas pa abuti ng family. Ano evacuation na lang sabi mo? Yung parang sa mga plano niyo po sa pamilya niyo po, bago may sakaling disaster po na mangyayari, may mga plano po kayo sa ngayon, mga pupunta, mga gagawin. Sa akin, regular naman yung orientation sa bahay. With regards dun sa tulad mo, may lindo, anong dapat gawin. Pag bagyo kasi, napipindig natin. Pero sa earthquake kasi, hindi ba lang. Saan sila pupunta? Nagtapos ang aming maikling interview ng Maligaya. Maaari pa sanang habaan ng panahon pag-uusap, ngunit kinakailangan ng bumalik sa pagtatrabaho ang ating ikinapanayam. Natunghayan natin ang dalawang kwento ng magkaibang estado sa buhay. Ngunit kahit ganoon man, hindi maikakaila na pareho silang naapektuhan ng mga sakuna. Parehong naapektuhan ng mga unos. Soft love.